So hi guys, welcome back to our channel, Chosebug.tv. So for today's vlog, may bago tayong vlog for today. So ayan, napakita natin siya sa inyo, siguradong bago siya sa inyong paningin. Ayan, papakita natin siya sa iyo. Sa inyo. Lika na. Yun! Hi! So, ito siya guys. This is... Namumukhaan niyo ba siya? Ayan, may bago akong pet for today! At siya lang dito ko. Humiga na naman. Sigurado ka lang yun na kung sino siya. Diba? Humiga na naman, guys. Hindi ko alam. So, yan guys. Nahiga na naman siya. So, I know na kilala niyo na siya. Siguro. So, ito siya. Hi! So, ito siya, guys. Yan. Meet. This is my Sharpay. Char. Pero ito siya. So, nakikilala niyo siya. Congrats sa mga nakakakilala sa kanya. So, this is Calvin. Ayan. Yes, siya po si Calvin kasi pinagroom ko siya due to may mga hotspot siya na ayaw niyang ipahawak sa akin. So, ayaw niyang magpahawak. Ayaw niyang magpagalaw ng mga hotspot niya. So, ayan. No choice ako. Ayaw ko man siyang ipagroom, guys. Pero, okay na yung, alam niyo yun, mas okay na yung safe siya kaysa sa ang dami niyang hotspot o may mga hotspot siya sa katawan niya. O, yan ang sobrang floppy! Sobrang floppy yan! Yan siya! Hi! Tayo ka nga, baby! Tayo! So, ayan siya. So, ayan siya, guys! This is Calvin! Calvin! Ayan. So, as in, full yung grooming niya. So, buong-buo yung pag-room sa kanya kasi nga, sit down ka na. Sit down! Ayan. Kasi nga guys, may mga hotspot siya dito, pero pawala na siya kasi nga, may binigay si doktora na gamot. Siyempre, antibiotic for the skin and then gamot for the skin na naman. So, ayun. Ayan, bawal. Yung si Gucci, tulog na tulog siya. So, sa mga nagtatanong kung bakit ko siya pinagroom, kasi kailangan ko siyang ipagroom kahit na nanghihinayang ako sa sobrang kapal ng balahibo niya, sa sobrang cuteness niya. Pero kailangan ko to guys, kasi kawawa naman siya, kawawa yung balat niya, kaysa naman lumaki pa ng lumaki yung hotspot niya, di ba? So, ayun. Wala na, nahiga na. So, ayun guys. Inayos ko yung camera para makita sana siya. Kaso wala, inaantok talaga siya. Inaantok siya. Inaantok ang baby na yun. So, ayun guys. Kailangan ko siyang, paulit-ulit yung sinasabi, kailangan ko siyang ipagroom. Kasi due to the hotspot. So, yung hotspot daw ay dahil sa init. Kasi nung una pumunta kami doon, yung groomer lang yung nandun. So, magka-separate na yung branch nila, yung grooming area, and then sa clinic nila, doc. So, magka-separate na yun. And then, yun, pinag-groom ko siya, then tinanong nila kung ano yung gamot. Sabi nila, Bravecto daw. Bravecto, pero sabi ko naman, kakatake niya lang ng Bravecto last month. So far, guys, wala namang nakita mga garapata sa kanya. So, ayun, binigyan siya ng mga gamot. Ito, papakita ko sa inyo yung gamot. By the way, yung isang gamot, ubos niya na. So, ano ba to? Apokel. Ano ba? Mabasa niya ba? Apokel daw yung, I don't know. Once a day lang yung binigay sa kanya na gamot. And then, itong isa is heart shape siya. Ayan. Hindi ko alam kung ano tong isa. Apoknel. I don't know. Tapos, love drops daw. So, love drops daw ang tawag dito. So, this is 14 pieces tabs. So, once a day niya to
ito, kakainin. Tingnan nyo. Pakita ko sa inyo kung paano niya kainin to. Sige! Okay. Oh, halika na. Kainin mo na to. Sit down na. Oh, sobrang tamad nyo kasi. Ayan. Puro. Oh. Ganyan lang niya kainin yung tubs. Ito, kita ko yan. Ganyan lang niya kainin yung hard tubs. So, ito, isa may naingit dito. So, yun guys, naubos niya na. Naubos mo na, eh? Ha? Naubos mo na? Hmm? Naubos niya na? Oo. Yan, so, sobrang special siya. Baby siya. Ito si Chanel. This is Chanel. Hi! Yan, pakita ka. So, ito si Chanel, ginapitan ko lang siya konti. Kasi nga, sobrang init panahon ngayon. So, nandito na naman kami sa kwarto, nag-aircon. No, this is not for you. So, ayan guys, kung makikita nyo, pag may aircon tayo. Hoy, huwag kang magkamot! Ayan, nagkakamot na naman siya. Ayan guys, pag makikita nyo, pag may, naka-aircon sila, ang sarap ng tulog nila. Like, yun o. Ayan, so sarap-sarap ng tulog ni Mami Gucci. And then, ayan, si Chanel, di mapakali. Oh, hi. Yes, baby. Yes. So, ayan guys, ang cause daw ng hotspot is dahil sa init or dahil sa mga garapata. Yung, alam niyo yun, yung pag sobrang kapag asing balahibo ng ating mga babies. Tapos, hindi nyo namamalayan na kinakagat na nila, syempre pag makati, tapos pag mainit pa ang panahon, mas lalo nilang, ano yun, dinidilaan, mas lalo nilang kinakagat ng paulit-ulit. So, ang nangyayari sa hotspot is lumalaki. So, doon lang natin na nakikita pag naglalagas na yung buhok nila, pag nakita mo nang may dugo-dugo, kasi nga dahil sa kakakagat nila. Ayun, natulog na naman. So guys, ano yung mga dapat gawin pag may hotspot ang ating mga dogs, okay? Number one, so kailangan nating tanggalin yung fur na napalibot sa hotspot ng ating mga dogs para mahanginan yung balat nila na na-inflame. So kailangan mo tanggalin yung nakapalibot doon. Or kung hindi ka sure na yun lang ang hotspot na meron siya, kailangan mo siyang ipakalbo. Okay, yun yung paraan. Para sa akin, yun yung number one paraan para maiwasan ang hotspot. So, number two, guys, is kailangan natin, palitan yung kanilang pagkain daw. If ever na pinapakain natin sila ng mga chickens, livers, or yung alam natin nagkaka-allergy sila. Yung case ni Calvian, pure dog food lang naman siya, guys. Top breed ngayon kasi alam niya na, mahal ang dog food. So, since adult naman na sila, nag-top breed na po ako. So, yun, pinapapalitan yun ng vet. Ayun, ipapaubos ko lang sa kanya yung isang sako, yung dog food, and then papalitan ko na siya ng other brand kasi nga, baka isa din yun sa nagpo-post ng hotspot niya. O, nati-trigger ng allergy niya. Okay, so number three guys, kailangan nyo, pagpapaliguan nyo daw sila, kailangan nyo ng shampoo na may antibacterial ingredients. So, ayun guys, para totally ma-heal na yung kanilang hotspot, kailangan nyo sundin yung mga sinasabi ng ating mga vet para sa ganun, maiwasan na yung pagkakaroon nito. So, number four, kailangan, kung yung environment nila dati is madumi, ganun. Kailangan natin laging isan or laging disinfect daw po yun yung ano yung hinihigaan nila kasi isa din yun sa nagko-cause ng pangangati ng kanilang katawan. Lalo-lalo na pag ano, pag maarte yung balat ng ating mga dogs. So, number four is kailangan yung palitan yung environment nila. O kailangan nyo silang for now, kailangan nyo muna silang ikulong muna siguro for 2 weeks. 2 weeks daw yung healing process ng hotspot, guys. Pero, kailangan nyo lagyan ng collar dito niya, para sa ganun hindi niya, maiwasan niyang gilaan yung hotspot niya, yung na-inflame na balat niya, para hindi na siya pabalik-balik. So, in that way,
maiiwasan pag nalagyan ng collar, maiiwasan yung paglaki ng kanilang hotspot. So kay Calvin kasi guys, ayaw na ayaw niya yung may collar. So ayun, no choice ako. Minsan dinadamitan ko siya para maiiwasan na lang din yung alam niyo yan, yung paglaki ng hotspot niya. So number 5 guys, kailangan niyo na may pang-spray na antibacterial din, or basta anything pang spray para sa inflammation, or pag nagtanong kayo sa vet, pwede nyo tanongin kung ano yung mga gagamitin, o ano yung pwedeng gamitin para sa kanyang hotspot. So sa akin kasi ang gamit ko ngayon is yung healing balm ng show dog. So ano, effective naman yun guys, kasi yun yung ginagamit ko kay Gucci dati. So ayun guys, pagtiyagaan lang natin alagaan ating mga dogs, pagtiyagaan lang natin tingnan kung saan sila nakakabuti, kasi mas mahirap yung punta sila sa vet, lalo na pag walang, ayan, parang walang money, diba? So ayun guys, yun mga iba't ibang paraan para maiwasan ang hotspot, o para kung paano pagalingin yung hotspot nila guys. So ayun, for today's vlog, thank you so much. By the way, pag hindi pa kayo naka subscribe sa aming channel, please like, subscribe, and click the notification bell below para manotify sa ating mga bagong videos. So ayan guys, ayan, tulog naman sila. Eto, tingnan nyo to, may ano siya dito, tapos dito sa buntot niya. Ayan, gumagaling na yung isa, pero dun sa kabila, nililick niya kasi. Ayan guys, tignan nyo yung itsura niya ngayon. Alam yun guys, para ako nagkaroon ng bagong dog sa bahay namin. Kasi nga, ayan, parang, alam yun, yung parang dati sobrang fluffy niya. Pero ngayon, fluffy pa rin naman siya. Sobrang lambot ng katawan niya. Pero, ayan nga, syempre, pag natanggal yung balahibo ng ating mga far babies, eh syempre, parang liliit sila tingnan. Parang nagkaroon tuloy ako ng shih tzu na tamad, shih tzu na hindi nakikipaglaro sa bahay. So ayun guys, that's all for today. Sana pag may mga hotspot yung mga dogs nyo, i-comment nyo lang din kung ano yung mga naging paraan nyo para maiwasan yung pagkakaroon ng hotspot, or yung naging paraan nyo para ma-cure yung mga hotspot nila, para may matutunan din po ako as a far parent. So kailangan ko din po may mga matutunan galing sa inyo kung paano yung mga gawin, iba't ibang paraan para ma-cure yung hotspot. So yun lamang guys for today's vlog. Ayan, tulog naman sila. So thank you so much sa pananood. Bye! So ito guys, ito yung ano niya. Ito yun, oh, tingnan nyo guys, ito. So ayan, medyo nag-heal na to kasi nag-reback na. Ayan, sa ina nag-heal na siya. So pag nililick to, yung pag dinidilaan niya to, syempre magkakasugat-sugat na naman. So kailangan i-cover talaga dito niya part. Kailangan kuberan. Ayan, oh, parang mga to guys, ang dumi-dumi nito kasi nga inaano niya, dinidilaan niya. So, ayun, kung makikita nyo naman siya, malinis mula ulo hanggang sa gitna ng katawan. Pero sa banda na may hotspot siya, ayan. Ayan, oh, makikita nyo guys, ayan, sobrang sensitive ng kanyang skin. Hi, Calvin! Si Kay. Hi! Hi! So, ayan siya guys. So far si Chanel naman, wala siyang hotspot. Ito lang talaga. Tapos, ayan. Ayan siya, pagaling naman na.